Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang simula ng aklat ni Ruth. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Huda, na sandali munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa at dalawang anak na lalaki. Namatay si Elimelech at naiwan si Noemi. Ang dalawa nilang anak ay nakapangasawa ng Moabito, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman sina Mahalon at Kuelyon. Kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa at mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani, kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang nang umalis sa Moab. Hinagka ni Orpa ang kanyang biyanan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, "Ang bilas mo ay nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin." Tumugon si Ruth, "Huwag na ninyong hilingin iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos." Iyan ang nangyari, kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinisimula ng anihin ang sibada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aklat ni Ruth ay isang maikling aklat tungkol sa isang pamilya noong panahon ng mga hukom na wala pang hari sa Israel. Maganda ang kwentong ito. Wala ditong kontrabida at walang kaaway. Ito ay tungkol sa katapatan at pagmamahalan kahit ng mga taong galing sa ibang lahi at ibang relihiyon. Nagkaroon ng tagutom sa Bethlehem at sa karatig ng mga nayon. Umalis si Elimelech kasama ang kanyang asawang si Naomi at dalawang anak na lalaki na sina Mahalon at Kilion. Sila'y maghahanap buhay sa karatig bayan ng Israel, ang bayan ng Moab. Nakapag-asawa si Mahalon at si Kilion ng mga Moabita, mga taga doon. Sa katagalan ng kanilang pananatili sa Moab at sa kasawiang palad, namatay si Elimelech. At ganun din ang kanyang dalawang anak na lalaki doon sa Moab. Wala man silang anak na naiwan. Kaya naiwan na lang ang 3 babae na sila-sila lang. Si Naomi, si Ruth, at si Orpa. Dumating ang balita na nawala na ang tagtuyo sa Bethlehem. Nabiniyayaan na ang bayan ng Israel ng magandang ani. Kaya umuwi na lang si Naomi sa kanila sa Bethlehem. Wala naman siyang maaasahan sa Moab. Kinausap niya ang 2 daughters-in-law na bumalik na lang sa kanilang pamilya. Hindi niya kayang suportahan sila at wala na siyang iba pang anak na mapapakasal para sa kanila.
Umuwi si Orpa na mabigat ang loob kasi gusto niya sanang manatili kay Naomi. Ngunit nang pakiusapan siyang umuwi. Ngunit ayaw umalis ni Ruth. Sabi niya, saan kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon ako titira. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ay magiging aking Diyos. Talagang committed siya na hindi iiwan si Naomi. Kaya bumalik ang dalawang babae sa Bethlehem. Nakakatawag ng pansin ang attachment ni Ruth kay Naomi. Magkaiba ang lahi nila at ang relihiyon nila. Hindi naman sila magkadugo, magbiyanan sila. At madalas ang magbiyanan ay hindi nakakasundo. Wala namang maasahan pa si Ruth na makukuha kay Naomi. Pero hindi niya siya iniwan. Maaring naawa siya sa matanda na wala ng kamag-anak. Siya na lang ang mag-aalaga sa kanya. Ang ganitong commitment ay bihira at siya'y pinagpala ng Diyos. Marinig natin ang pagpapalang ito sa mga susunod na pagbasa. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng tapat na paglilingkod tulad ni Ruth. Mag-serve sana kami, hindi dahil sa may matatanggap kami, kundi dahil sa buong pagpapahalaga namin sa aming pinaglilingkuran. Po ang unang pagbasa, at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.